Don't forget to subscribe our channel, Papibus. Nandito naman tayo sa panibagong vlog. Lalo na dyan sa mga subscribers ko, mag-ingat po kayo dyan palagi. Wala po akong ibang hinihiling kundi mag-ingat palagi. Kasi ang buhay natin, isa lang. Pag hindi yung kunin yung buhay natin sa Panginoong Jesus, kung kukunin sa mga ibang spiritual, ibang demonyo, iba na yun. Kaya hanggat buhay pa tayo sa mundong ito, magbagong buhay tayo, magserbisyo tayo sa Panginoon, mga Pabibos. Ito, isishare ko sa inyo, ito ang pinakamagandang orasyon na nakasulat sa libro Ibigkas mo sa Latin, itong nakasulat sa librong orasyon, mga Pabibos. Huwag niyo po itong itintang kilikin, kasi itong orasyon na ito, ito ang pinaka the best or pinakamalaga sa buhay natin. Ito ang orasyon, mga Pabibos, sa pangpasuko ng kalaban. Pag halimbawa ngayon, kung may mga kalaban ka, may kaaway ka, kung may alitan ka, kung may alitan ka sa pamilya mo, ito ibibigkas mo. Pero pasensya na po kayo, mga Pabibos, medyo kahaba-haba itong Latin na orasyon na nakasulat sa librong orasyon. Kaya dapat kung gusto ninyo sundin to, kung gusto ito ninyo, imemorize sa sarili ko ninyo, nasa sa inyo yan. Ang akin lang, yung maniwala sa akin, okay. Pag hindi maniwala, wala akong magawa sa inyo. Kaya ito, isishare ko sa inyo, ito nakasulat sa librong orasyon, mga Pabibos. Ito, orasyon sa pampasuko ng kalaban. Kung halimbawa, may kalaban ka, o may alitan ka sa kasamahan mo, o pamilya mo, o asawa mo, o what something dyan, ang importante, ito ibibigkas po ninyo. Pero hindi pa inyo ibibigkas itong Latin nakasulat sa librong orasyon, mga Pabibos. Unahin pa ninyo ito, Ama namin, Ama Ginoong Maria, luwalhati, sumasampalataya. Ama namin, Ama Ginoong Maria, luwalhati, sumasampalataya. Ama namin, Ama Ginoong Maria, luwalhati, sumasampalataya. Tatlong beses kayo magbigkas nito. Ito ang pinaka-importante sa buhay natin, itong Ama namin, Ama Ginoong Maria, luwalhati, sumasampalataya. Huwag ninyo itong tanggalikin, itong orasyon na nakasulat sa librong orasyon. Ito ang Latin. Ito ang pinaka-dabis, mga Pabibos, lahat ng sinisir ko sa inyo. Ito ang pinakadabis din, epektibo to, itong mga nakasulat sa librong orasyon, Pabibos. Patapos bigkasin ninyo yung Ama namin na Maginoong Maria, Maginoong Maria, luwalhati sumasampalataya, dapat ito isunod yung orasyon, mga Pabibos. Panoorin po ninyo ito. Hor mus hus contrabari manus dica pu ego impas Jesus Christi higusum el credum Christum mi pina igipatun salvami hur mu hus contrabari manus dica pu ego impas Jesus Christi igusum el credum Christum mi pinagipatun salvami hur mu hus contrabari manus dicat pu ego impas Jesus Christi igusum el credum Christum mi pinagipatun salvami. Yan, mga Pabibos, yung ibibigkas mo yan. Kasi medyo kabahaan naman, pero wala lang sapit ang iyong isip sa mga masamang espiritu o sa mga demonyo, dali agad kayo makaremorize nitong orasyon ito. Itong orasyon sa pangpasuko ng kalaban. Pag halimbawa may kaaway ka o ano what something dyan, or pamilya mo, magulang mo, na hindi kayo makaintindihan sa inyong sitwasyon, kaya ito ang ibibigkas po ninyo. Lahat to, epektibo talaga itong orasyon ang nakasulat sa librong orasyon. Ito, mga Pabibos, kailangan unahin nyo muna ang Ama namin. Yun ang importante sa buhay natin. Ama namin, ang Panginoong Maria, luwalhati, sumasampalataya. Kaya ito, ito ang magandang ibibigkas sa inyo. Kaya huwag ninyo itong tagkilikin, huwag ninyo itong baliwalayan itong orasyon ito. Ito ang pinakamaganda sa buhay natin. Ito ang pasuko sa kalaban. Kasi nakasapi sila sa demonyo. Pagtingin nila sa atin, demonyo na. Magtakpan lang, biglang magagalit. Kaya
ina-offer nila yung sarili nila para makabigas na hindi maganda sa iyo. Kaya dito, ito ang ibibigas po ninyo. Ito ang pinakamalaga. Formucus contrabar manus dikat pu ego impas Jesu Christi igusum el credum Christum bipinajipatun salvami. Kaya yon ibibigas po ninyo. Tatlong bis kayo, 3 times kayo magbigas nito mga pabibors. Itong ibigay ko sa inyong version. At ito pabibors, maraming salamat sa inyo. Mag-ingat kayo dyan palagi, lalo na ngayon, daming namamatay sa iba-ibang lugar, natamaan sa ibang bagyo. Dapat may alam tayo, sarili natin sa bilang isang orasyon para mawala yung mga ibang masamang espiritu, masamang demonyo. Kaya may kingim tayong orasyon mga members. Huwag natin itong baliwalain, ito ang pinaka-importante sa buhay natin. Hindi naman tayo perfect pagkatao, magkakasala naman tayo araw-araw, pero magservisyo tayo. Alam natin sa sarili natin, nagkasala tayo sa Panginoon. Kung hindi tayo nagkakasala sa Panginoon, wala na tayo ngayon sa mundong ito. Kasi puro na lang ibang ibang ginagawa. Kaya nagkakasala tayo, magservisyo tayo sa ating Panginoon Jesu Kristo. Kung ano ang pagkukulang natin sa Kanya, susuklian natin kung ano pang labis or kwan sa Panginoon natin. Magservisyo tayo. Alam natin, nagkasala tayo noon, magbagong buhay natin ngayon. Pero ikaw, kung hindi ka magbagong buhay, nasa iyo yan. Ang importante, bagong buhay. Walang reliyon ng mga pabibors ang nakakaligtas. Ang nakakaligtas lang yung sarili, spiritual. Kasi alam niyong Panginoon na anong ginagawa natin sa mundo. Hindi natin siya makikita. Walang laman, walang buto, spiritual yung ating Panginoon. Akalain niyo mga pabibors, ipakamatay yung ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Nabuhay yung Panginoong Hesukristo dahil siya ay nabanhaw sa ating mga kasalanan. Kaya ingatan po natin yung ating sarili mga pabibors, huwag natin pabayaan, servisyo tayo sa Kanya habang tayo nabubuhay sa mundo nito. Lalo na dyan sa mga subscribers ko, mag-ingat kayo dyan palagi. Huwag natin pabayaan yung ating sarili, bawat isa natin ingat-ingat lang. Servisyo tayo sa Panginoong Hesukristo habang tayo nabubuhay sa mundo nito. At maraming salamat at sa inyo, ay saisira ko sa inyo na kunting knowledge sa orasyon ito. Ito ang pinakamagandang orasyon. Kailangan ninyo i-memorize, bigasin to ninyo para sa ating sarili. Yun lang hiniling ko sa inyo mga pa-favors at maraming salamat at mag-ingat kayo dyan palagi. Bye-bye.